sabi sa ating source, para daw tayo makaiwas sa crumbs. So kailangan natin hindi tayo magkulang sa tubig. Kasi pag tayo ay dehydrate, may posibilidad na magkaroon tayo ng crumbs. Sa pangalawa, ang pagbaba ng ating Welcome back sa Melrops TV. For today's video, ang pag-usapan naman natin ngayon guys tungkol sa paano tayo makaiwas sa pulikat or cramps. Wow! So, yan ang ating pag-usapan ngayon guys sa video na to. At sana po tapusin nyo po hanggang matapos tong video na to para maintindihan nyo na po. At kung bago kayo sa aking channel, huwag sana niyong kalimutan na mag-subscribe at mag-click na rin at notification bell icon para updated kayo sa mga bagong video ni upload. Sa isang linggo, nag-upload ako ng one time or two times na upload ako ng video. Sabi sa ating source, para daw tayo makahiwas sa crumbs. So, kailangan natin hindi tayo magkulang sa tubig. Kasi pag tayo ay dehydrate, may posibilidad na magkaroon tayo ng cramps. Sa pangalawa, ang pagbaba ng ating potassium, sodium, yan, nagpo-postin yan ng cramps. Pangatlo, pagbaba ng ating level ng ating carbohydrates. So pag bumaba ang ating carbohydrates level, so nagkukost din yan ng cramp. Therefore, yung paninigas ng ating mga kalamnan, ating mga muscle, yan, nagkukost din yan ng cramps. Lima, sa kakulangan ng mga vitamins and minerals, nagkukost din yan ng cramps. Ang anim, ang mahirap na sirkulasyon ng ating dugo, yan, nagkukost din yan ng cramps ayon sa ating source. So may tanong dito, so alam na natin kung ano ang mga maring magkaroon ka ng cramps. Alam na natin ngayon kung paano tayo makaiwas, ano ang dapat natin gawin. So ngayon ang tanong dito, ano naman ang kailangan natin gawin na para hindi tayo magka-pulikat or cramp? Ang pulikat ay madalas yan sa ating pinti. Ayan. Kahit saan ay ano yan. Pero madalas dyan banda sa ating kita or dito sa pinti. Ayan. Sa pinti natin madalas yan. So para makaiwas daw sa cramp or pulikat, so kailangan natin ang mga elements na kailangan sa ating katawan. So limang elements. Una dyan yung potassium, magnesium, sodium, calcium, fiber. Yan. So yung lima niyan guys, so kailangan niya na present yan sa ating katawan. Kasi pag yan ang nagkulang, ayon nga sa ating napag-usapan at ko sa inyo nung kanina, na pag yan ang nagkulang, yan ang dahilan na ang isang tao ay magkaroon ng cramps or pulika. Inuuna sa ating listahan ay ang kamuti. Ayon sa ating source, ang kamuti ay mayaman siya sa potassium, calcium, magnesium, at complex carb. At ayon sa sorbi, ang kamuti ay mas mataas ang kanyang potassium content pag ikukumpara mo siya sa saging. Ayan.
ang avocado ay para sa potassium, fiber, vitamina, anti-inflammatory compound, at meron din siya na malusog na taba na tinatawag natin na good cholesterol. At sabi dito, kalahati ng avocado ay sapat na para sa pang-araw-araw natin na pangailangan ng potassium ayon sa ating source. Yan. Number 3, melon. So, ang melon guys ay sa potassium, magnesium, sodium. At dalawang hiwa daw ng melon ayon sa ating source ay sapat na para sa pangangailangan natin araw-araw ng potassium. And guys, sana po huwag sana ninyong kalimutan nga mag-subscribe at pag-click na rin ang ating notification bell icon para update kayo sa mga bagong video na upload. At lithium. So ang lithium guys ay para sa potassium at fiber. So malaga ang lithium sa ating katawan. And guys, at ang panglima, wild salmon. Ang wild salmon para sa potassium, protein at super healthy fatty acids, omega 3, na maganda rin yan sa ating heart. Okay guys, at sana po ay may nakakuha kayo dito ng mga idea, mga tips, at hanggang sa muli kong video. Peace out. Thank you.